what's up mga parts? May red light moto. Hello po sa akin mga followers dyan. Ayan, pag-usapan natin ngayon. So bakit nga ba tinawag na Underbone King itong si Rider 150? Ano po? So marami kasing mga yung iba, di ko maintindihan kung ano ba yung gusto nilang sabihin tungkol pagdating sa ating Rider 150. Kasi nga daw hindi daw po siya King. Ano po? Kasi marami ng mga bagong labas ngayon. Ayan, pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng Underbone King kung bakit binansa ganitong si Rider 150? Ayan, lilinawi lang natin ano ng konti. So, ito yung aking kunting kaalaman lang. Ano. Tinawag pong Underbone King, si Rider 150 ay hindi naman po dahil sa kanyang bilis at lakas. Well, ando na rin tayo. Kasi, siya po ang pinakaunang Underbone 150cc na merong dual overhead cam, 4 valves, and of course, 6-speed all-coiled. Ano po? Kaya po nabansagang Underbone King si Rider kasi po siya ang pinakaunang lumabas na 150cc category pagdating sa ganyang set. Ano po? So ngayon, ginaya na lang ng marami ng mga bagong labas ngayon. Kasi nga, siyempre, para siyempre matapatan nila si Rider 150 pagdating sa specs, engine specification. Ano po? So ayan, para malino sa lahat, hindi naman po dahil lang sa lakas at bilis, kundi si Rider po ay legacy pagdating sa 150cc Underbone. Ano po, kasi hindi na po yan mawawala, nakatatak na po yan sa pangalan ni Rider 150. So hindi ko po kayo, hindi ko naman po pinagyayabang yung motor ng Rider 150. Ano po, so andun lang tayo sa sinasabi natin na siya po kasi ang pinakaunang Underbone 150 na mayroong ganyang specs na motor. Ano? So aminin naman natin na itong si Rider 150 talaga ay siya yung unang nilabas ng 4 stroke na talagang malakas nga naman. Ano? So itong sa atin, first gen po ito. Ano? So 2004 pa po ito. First gen 2004 model Rider 150. So yun guys, wala naman tayong sinasabi na mahina na yung mga bagong labas ngayon. Ano? Kasi nga marami na nga mga bagong lumalabas ngayon na Underbone, ano, pagdating sa 150cc category. Pero syempre hindi na naman po nagpahuli yung si Suzuki. Si Suzuki, ano po, naglabas na naman siya ng panibagong malakas na motor, which is a Rider 150 Fi. So siya naman po ngayon yung may hawak na pinakamalakas pagdating sa 150cc category. Ano po? Kasi po si Rider Fi ay mayroon pong 18 horsepower. Ano, kumpara dito kay Rider Carb sa stock, stock po yung pag-uusapan natin, na meron lang pong 15 horsepower itong si Rider Carb. Ano po? Pero syempre, kaya po hindi mawawala yung titulo yung Underbone King kasi siya nga po yung nauna. Siya yung pinakauna. Ano? Kumbaga, sumunod na lang yung lahat ng mga 150cc na lumabas ngayon. Ano po? So yan po ang dahilan kung bakit siya tinawag Underbone King. Hindi naman po dahil lang sa bilis at lakas, kundi dahil siya po ang una at legacy pagdating sa 150cc category. So ano po, ano, sana walang magalit sa atin. Kumbaga, sinasabi lang natin yung kung bakit siya nabansagang Underbone King. Ano po? So hindi naman dahil sa lakas at bilis ng ating motor, kundi siya po ay legacy pagdating sa 150cc category. Ayan po mga para, no? Sana ay walang magalit sa atin, no? Alright.